Sa loob ng matagal na panahon, umikot ang bansa sa ilalim ng marahas na pang-aapi ng mga Espanyol. Nasakop ng mga dayuhan ang buong dako ng kapuluan at naghasik ng walang iba kundi kalupitan. Ngunit ngayon, ang mga Pilipinong matagal nang nagtitiis sa pagmamaliit na ito ay lumalaban sa mapangapi. Sigurado akong dito na sila dadaan. Hindi na tayo mabibigo ngayon. Papatayin natin silang lahat. Walang niisa sa kanila ang bubuhay natin. Ipapakita nating hindi duwag ang mga Pilipino! Katahimikan, narito na sila. Solo! Patayin silang lahat! Ititil ang buhay! Ngunit, hindi sila naging matagumpay. Nagogi ang mga Espanyol. Mga hangal, kailan ba nila matututunan na huwag subukan ang ating kapangyarihan? Mga talunan silang lahat! Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bayan. Walang naidudulot ang ginagawa natin. Hindi tayo magwawagi laban sa mga Espanyol. Siguro hindi pa tama ang panahon. At isa pa, kulang tayo sa pagkain, kulang tayo sa armas. At hindi natin masisisi ang hindi tumutulong sa hukbo. Wala nang ligtas sa mga Espanyol. Kung lalaki lamang ako, eh hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang aking buhay para sa ating bayan. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka lalaki. Sa panahon na tulad dito, kahit anong bagay, tama man o mali, ay walang naidudulot na epekto. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo kung anong ginawa nila kang Kristostomo Ibarra. Wala siyang ginawa laban sa gobyerno. Ang hangad niya lamang ay makitang umulad ang kabataan sa Pilipinas. Ngunit anong ginawa nila sa kanya? Sa kabila na kanyang nagawa sa Pilipinas, pinatay pa rin siya. Hindi akong naniniwala ang patay na si Ibarra. Walang sino man ang nakita sa pagpatay sa kanya. Hindi may natagpuan ang kanyang bangkay. Kung tunay nga ang patay na siya, nasaan ang kanyang katawan? Pumunta si Basilio sa kagubatan upang bumisita sa puntod ng ina. Habang nag-aalay siya ng dasal, may narinig siyang yabag ng paa at may nakita rin itong liwanag na tila papalapit sa kanya. Sinundan niya ito at nakita niya si Simon na naghuhukay. Nagtago lamang si Basilio sa likod ng puno at pinagmasdan ang mga galaw ni Simon. Si Simon, siya ang tumulong sa akin 13 taon na nakalipas. Simon! Kalumapit! Paano mong matay? Ginoo, kung maalaala mo ay naparito tayo sa mismong lugar na ito 13 taon na nakalipas. Ikaw ba talaga si Ibarra? Oo nga. Ako nga yung taong naparito 13 taon na ang nakaraan. Kawa-awa ang anyo. Naparito ako upang bigyang pitagan ng namatay para sa akin. Huwag ka maalala, senyor. Kung ano man nangyari sa gabing ito ay mananatiling lihim, maaasahan mo ko. Aasahan ko yan, Basilio. Sapagat tayong dalaway biktima ng katiwaliang pamahalaan. Upo ka. Pagkabaliw ng iyong ina at pagkamatay ng iyong kapatid ay dulot ng lupit at dahas ng mga Kastila. Iniwan ko ang bayang ito upang lumayo sa mga mapangapi at ngayon narito ako upang magiganti. Tayong dalaway uhaw sa hustisya at katarungan. Dapat tayo'y magtulungan upang ito'y makamtan. Pero Gino, paano natin malalabanan ang pamahalaan? Marami na akong namasdan. Kanilang mga katakawan, pangabusot pa na ikasamaan nila. Minsan nga ito'y aking sinuportan. Ano? Marahil ay mga hinamak, inapi at inabuso ay magkakaisa sa paghimagsik sa pamahalaan. Masaan ba kita sa nakatakdang panahon, Basilio? Isang malaking karangalan ang mababilang sa kilusang ito, Ginoo. Ngunit hindi ko maaaring isugal ang mga pangarap ko sa aking buhay. Ano? Hindi ba kayang magising sa katotohanan ng biktima ng katakawan ng mga Espanyol? Ano pang gagawin ko? Hindi na sila mabubuhay muli. Hayaan mo lang bang mapaway ang iyong bayan? Hindi ito makakamtan sa panay pag-aaral lamang.
Kailangan nating gumamit ng lupit at dahas. Tayo ay may sariling mga pananaw sa buhay, Senyor. Hindi kita pipiliting tumpad sa aking mga plano. Kung sakaling magbago ang iyong isip, lumapit ka lang sa akin. Lingkong, huwag po kayong mag-alala para sa akin. Malapit lamang ang bahay ni Hermana Pensiang. Siguradong bibisitahin kita lagi. At baka sakaling pumunta si Tatay rito, sabihan mo na lang na ako'y naparayo sa isang kumbento. Habang nag-iimpake si Huli, nakita nito ang laket na handog sa kanya ni Basilio at ito'y binitawan niya nang maaalala na ito'y nanggagaling sa isang maiketo. Miss ko. Uy! Kumusta na kayo si Tatancelo? Oo nga! Gusto ko siyang makita. Tara! Magandang hapon po, Tatancelo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano nangyayari sa kanya? Naku, naging hangal na si Tata Celo. Taga, sabihan natin ang iba. Pinapaalis na tayo sa ating tirahan ng mga prime. Laging bukas ang bahay ko para sa iyo, Ginoo Simon. Maraming salamat, Kabasintales. Plano ko magpatuloy sa San Diego mula rito. Sa palagay mo, kaya bang labanan ng baril ko ang mga tulisan? Hindi ako sigurado, Senyor. Mahirap ka labanin ang armas ng mga tulisan. Ganun ba? Nanggaling pa sa ibang bansa ang aking baril, Kabasintales. Halin na, mga kapatid! Isang itim na perlas na binasbasan pa ng Papa na galing sa Batikan. Gintong pulseras na ginamit pa ni Marie Antoinette. Ito, itim din na perlas na ginamit ni Jack Sparrow. Shh! Okay, maingay! Baka marinig tayo ni Ginoo Simon. Kama nga yan, talagang tusong negosyante itong si Simon. Isang dakot lamang ng kayamanang ito ay kaya nang puminsala sa lahat ng mayayaman dito sa Pilipinas. Tama nga si Ginoo Simon. Oo nga, ang kayamanang iyan ay maaaring gamot o lason na kayang pumatay. Hindi lamang ako nagbebenta ng alahas. Ako'y bumibili rin. Wala ba kayo may pagbibili, Kabesantales? Ang lahat ng mga alahas na aking anak ay napagbili na. At ang lahat ng mga natira ay wala ng halaga. Nagkakamali po kayo, Kabesang Tales. Ang laket na ibinigay ni Basilio kay Huli ay nandyan pa. Hindi ko ipinagbibili ang laket na iyon dahil maging si Huli ay mas nais pang magpaalipin kaysa mawala ang laket ni Maria Clara. Kaya mas mabuti pa sigurong magpaalam muna tayo kay Huli bago magdesisyon. Ano? Sinabi mo bang Maria Clara? Opo, Senyor. Para ba napunta yung laket na yan kay Basilio? Sinasabing binigay ito ni Maria Clara sa isang mahirap na may ketong. At nagkataong si Basilio ang gumagamot sa mahirap na taong yun. At yun, ang laket ang pinambayad niya. Nais ko pong ipagbilihan ng 500 piso. Ano? 500 piso? Magpapaalam muna ako kay Huli. Pagpaiwan ka muna dito, Senyor. At babalik ako. Sasabihan lamang kita sa kanyang sagot.
Patawarin mo ako, Ginoo, sapagkat ako'y nagnakaw. Ginawa ko ito dahil ito'y higit na kinakailangan. Nakita ko na ang kagustuhang may pagpayo ang lakit ni Maria Clara kaya iiwan ko ito dito. Bilang kapalit, kinuha ko ang iyong baril. Umibakaan ng landas sapagkat ika'y nahuli. Ihingan ka ng malaking tubos. Besang Tales. Magandang umaga po. Umupo ka dito. Higit na ikagagalak ko ang pagkonsidera mo sa aking pakiusap, Hermana. Handa akong bayaran ang kung ano mang iginasta mo para sa kanya. Sige na nga. Malaya ka na ngayon, huli. Hindi ka na isang alila. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Basilio. Sapat na sa akin na kabayanan ng iyong kasiyahan. Sapat na sa akin na makikita ka masaya huli. Ang tanging aalahanin ko ngayon kung saan kami titiraniin ko. Ba't kang umingiti? Malalaman mo ang sagot sa ilang sandali. Ito ang bago niyong tirahan. Munting kubo lamang ito, ngunit sigurado ako matutuloyan niyo ito. Maraming salamat talaga, Basilio. Siguradong matutuwa si Tandang Selo. Tara, ibalita natin sa kanya. Ingkong, may nagmagandang loob para tulungan tayo. Tungkulin ko pang tulungan ang mga taong malapit sa akin. Saan mo ba nakuha ang salaping ito? Nakapag-ipon ako ng kaunti huli. Hindi naman mahirap na bayaran si Hermana at ipagbili ang bahay na ito. Babalik na lang ako bukas. May kailangan pa ako asikasuhin sa bayan. Maghihintay ako sa iyo, Basilio. Lumipas ang isang linggo at nagkaroon ng pagpupulong ang mga kabataan para sa Akademya ng Wikang Espanyol. Ang pagpupulong ay ipinatawag ni Makaraig. Magandang hapon sa inyong lahat. Kapwa kong mga kabataan na umaasang matagumpay ang ating adhikain. Ayon sa tanging taong pabor sa ating panukala, si Padre Irine, nasa kamay ni Don Custodio. Kailangan mapakiling natin siya. Paano ang gagawing pagpapakiling sa kanya? May dalawang paraan. Una, si Pepay. Siya ang kadalasang pinupuntahan ng mga tao pag may kailangan sila kay Don Custodio. Si Pepay? Ang magkaya sa malalaya. Sapat na ang paggamit natin ng Padre Irine. Galabisan na rin kung gagamitin pa natin si Pepay. Mapaiking naman si Don Custodio. May isa pang paraan, si Ginoong Pasta. Siya ang abugadong sinasangguni ni Don Custodio. Pwede natin lapitan ng mananahin si Matea. Isa siyang kaibigan ni Ginoong Pasta. Huwag kang maselan. Ang mabuting layunin ay magbigay matuwid sa mga kaparaanan. Kilala ko si Matea. Huwag mga Ginoo. Ako na ang lapit ng Ginoong Pasta. Unahin natin ang marangal ng paraan. Kung wala mangyaring sa aking paglapit, saka na natin gawin ang tungkol sa mananayaw at mananahin. Nagadaos ng malaking piging ang sinong si Quiroga
sa taas ng kanyang tindahan sa eskolta. Isa sa kanyang mga panauhin ang mangangalahas na si Simon. Ano na, Kiroga? Lahat klase tao utang sa akin, pero hindi bayad. Sige, paano mo mababayaran yung utang mo sa akin? Sige, gagawin ko na lang 7,000 piso ang 10,000 piso mo na utang. Maraming salamat po. Ngunit, sa isang kondisyon. Ano? Tulungan mo ako magpasok sa aduana ng mukhang kahong baril at itatago ko muna ito sa iyong tindahan. Hindi ka mananagot dito. Itatago ng unti-unti sa ibang bahay ang mga ormas. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasat at marami ang mabibilanggo. Malaking kikitain natin dito. Magandang balita, naiharap na daw ni Don Custodio ang kanyang mga pasya at inayunan na ito ng mga prayle. Kung gayon ay nagtagumpay na tayo. Hindi pa, Pekson. Ang akademya ay isang pamahalaan ng pananampalataya kung hindi aayunin ng mga Dominiko na ikatag ito sa universidad. Ang mga mag-aaral ng akademya ay maniningil ng mga abuloy at ibibigay ito sa isang ingat yaman na inhalal ng samahan. Mga kabasa, di ba nagay na pala tayo? Bilang pasasalamat, ayon kay Padre Irini, ay sa pamamagitan ng pagsasalo-salo o paradang may sulo. Ipagdiriwang dapat natin ating kabiguan sa pagdaraos na piging sa isang panseteria na ang magsisilbi ay mga tsino na walang baro. Akala ko eh, tagumpay na tayo. Yan din ang akala ko. Wala't ligang tiyak sa mundo nito. Noong gabi ng palabas, habang si Basilio ay nagbabantay kay Kapitan Tiago, ay lumantad sa kanyang harapan si Simon. Kumusta ang may sakit? Halos hindi na pumitindi kang kanyang puso. Mahina rin na kanyang pulso. Halos hindi na rin siya kumakain. Kumakalat na ang buong lason sa kanyang katawan. Maaari na siyang mamatay anumang oras. Kaya ng Pilipinas. Basilio, makinig ka. Bawat sandali ay mahalaga. Makita akong hindi mo binuksan ang mga atuklat na binigay ko sa'yo. Wala kang malasakit sa iyong bahay. Ay, sa loob lamang ng isang oras, isiklab na ang himagsika na isang budget na rin. Bukas ay wala nang aral-aral. Wala na rin ang universidad. Wala na kundi dugo at patayan na lang. Ako ang mumuno sa himagsikang ito. Ikaw naman ang mamuno sa lulusob sa Santa Clara at kukunin ang taong ikaw lamang ang makakilala. Ibig mong sabihin, si Maria Clara? Oo nga, si Maria Clara. Sa sumunod na araw ay maagang nagtungo sa pamantasan si Basilio at nagulat siya sa kanyang nasaksihang komosyon. Adeo, ano nangyayari dito? Kagabi may nakita akong paskil na maaaring pagbulan ng gulo. Yan ba talaga ang dahilan kung bakit ka masaya? Siyempre naman, walang pasok at isang linggo. Walang pasok! Juanito, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit mo ako tinatanong? Wala akong kinalaman sa lahat ng ito. Kailanman hindi ako sumali sa kapisanan. Kayang hangal na sumulat ng gayong mga paskil. Hindi natin kailangan pang malaman kung sino ang sumulat ng mga paskil. Hindi natin tutuloy na magsiyasat tungkol dyan. Kung saan naroon ang panganib, doon tayo magtungo sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang isinasaad ng mga paskil ay naayon sa ating mga karangalan at damdamin, ay dapat natin siyang pasalamatan at papurihan sa pagpapahayag na hindi natin masabi.
Napagpasyahan ni na Hermana Bali at huli na magtungo sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Kahit labag man ito sa loob ni huli nang matanaw ng dalaga ang kumbento, ay ginapangan siya ng kaba at nagyayang umuwi, pero hinila siya ni Hermana Bali. Siya, kung ayaw mo, hindi ako naman may utang na loob kay Basilio. Dahil sa sinabi ni Hermana Bali, ay pikit matang pumasok sa kumbento si Huli. Kinagabihan ay usap-usapan ang pagtalon ng isang dalaga mula sa bintana ng kumbento. Bumagsak ito sa damuhan at namatay. Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Panahon na para magbayad. Kaya ba't nandito ka? Halika, sumahan mo ko. Opo, senyor. Ang ustisya ay nasa panig natin. At inabandon na ako ng lahat-lahat. Ngayon wala na akong minamahal, wala nang nagmamahalaga sa buhay ko. Anong gagawin mo, senyor? Mamayang gabi ilalagay itong lampara na ito sa kiosko. At kapag mamatay na ang ilaw, sikapin mong sindihin itong muli upang hindi siya mamatay. Pagkatapos nun, sasabog na. Lampara para sa bagong kasal. Maraming salamat! Ang ganda naman yan, senyor! Kapitan! Ano ito? Mane Thessel Fares? Juan Crisostomo Ibarra. Sagani, anong ginagawa mo dito? Naisa sa nang batiin ng bagong kasal. Wag! Sa lalong madaling panahon ay may sasabog na lampara. Mamamatay lahat ng lasa loob. Maniwala ka sa akin. Ayun siya! Bilis! Palayan mo siya ng bala! Kulong! Naku, senyor! Ano nangyari sa'yo? Halika! Huwag kang mag-tip na titig yung mga sugat! Tama! Hindi ko alam kung paano ko ba sasalamatan. Ako, senyor. Buti't nagising ka. Kumusta na ang pakiramdam mo? Laso mo. Makainan mo ko ng laso mo. Hindi ka kaya sakit. Naway, magpapagaling ako nito. Alam ng Panginoon kung paano tayo nakasala. Simon, papatawarin ka niya. Kailanman hindi ka niya isinumpa. Pati niyo niya pinarusahan yung mga nagmasakim. Huwag mo siyang sisihin, Simon. Sa tamang panahon, makakamtan din nila ang kanilang parusa. Salamat. Padre Florentino. Rest in peace, Simon. Thank
kung sakasakaling ika'y kinakailangan para sa kabutihan, naway isuka ka ng karagatan. Ngunit, kung ika'y kinakailangan para sa kasakiman, pahintulutan nawa ng Panginoon na manatili ka sa kasulok-sulukan ng karagatan.